Ito na po, mga kapatid. Nakaraan, dito po sa katotohanan natin pag-usapan at sa Kaptok's Facebook page, ay in-upload po natin yung video na kung saan binanata ni Brother James Orinchada na sila daw ay original Baptist defender. Sinabi kasing original, nangangahulugan po yun, mga kapatid, na mayroong peke. Iwan ko lang kung sino yung peke yung sinasabi niya. Na sabi niya daw, yung pag-toot daw ng, o pag-search daw, ay claim lang daw yun ng Catholic na si Jesus Christ daw yung founder ng Catholic. Yun yung kanyang sinabi nakaraan na sinagot naman po natin. So, baka nagtataka po kayo, mga kapatid, iniba ko lang po yung tono ng boses ko doon. Dahil, yun po, para maipakita pa natin sa kanila na yun, booking na booking talaga during the time na sinabi niya, na sabi niya kasi, claim lang daw ng Catholic na si Kristo ang nagtatag ng simbahang ito. Pero, noong nakita natin at binusisi natin yung katotohanan, sila ay nakiklaim nga lang. Sila ay pareho din, nakiklaim lang. At ang sabi niya pa, para maipakita yung katotohanan daw, meron siyang sinight, yung binalagyan pa ng underline, pero in a blur. Ang napakaganda doon, mga kapatid, dahil na-cite niya talaga yung reference. Then, nung na-cite niya yung reference, hinanap natin yung reference at nabooking tuloy itong ating kapatid. Yan, anyayahan ko po kayo to share our live video po sa ngayon ito upang marami po tayo, no, ang makasaksi ngayon ng magandang pagbubuking po kay James Orinchada na isa pong Baptist defender. Ito po, mga kapatid, no, ipapakita ko po sa inyo kung paano po na itong si James Orinchada ay nagki-claim o hindi kaya ay naninira talaga, no, ng ating pananampalataya. Paano nga ba niya? No, paano nga ba niya sasabihin sa atin ngayon? Ipapakita sa atin ngayon na tama siya. Okay? Pasok, Brother James. Pang tanong, pang-apat. Sino nagsabi? Kung mapapansin. O, bakit nagsabi siya na ang pang-apat o sino nagsabi? Kasi si Brother Dens o si Mr. Curious Catholic ay nagbigay ng tatlong rason, no, para mapakita yung totoong iglesia. May pang-apat daw, sino yung sabi? Okay, tingnan natin kung yan ba ay may tama ba sa sinasabi niya. Ito kasi, gigabiin niya yung stand ni Brother Dens o ni Mr. Curious Catholic. Sin mo sa kanyang ginawang search, wala namang nagsasabi niyan kundi sila-sila lang according sa kanilang Roman Catholic tradition. Yan, wala daw ibang nagsasabi, that is according lamang sa Roman Catholic tradition. Claim daw, claim lang daw. Okay, yan yung in-stress niya na point tungkol po sa pagtatatag ng simbahang Katoliko na tatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Ang sakla pa dito, kapag sinearch mo yan, yung Roman Catholic Church founder, may kita mo, ito ay claim lang nila. Maliban na sila-sila lang nagsasabi, claim... Yan, maliban lang daw na sila-sila lang yung nagsasabi, binasa dyan, the tradition of the Catholic Church claims the Catholic Church began with Jesus Christ in his teachings. The Catholic tradition considered that the Catholic Church, mayroon pang karugtong yan. Kung titingnan natin, mga kapatid, ito naman, klarong-klaro naman ito, the Catholic Church claim. Yan, yan yung in-stress niya kasi na claim lang daw. Sakyan natin yung kanyang argumento. If that's so, so meron ka bang maipapakita na legit na nagtatag, ha, ng simbahang Katoliko? Kasi kung ipapakita mo mamaya, ay established na po isa po yung pagliligaw. Kasi hindi po yung established the rights ay hindi po yan founded the church. Magkalayo po yun. Kasi eto po, mamaya makikita natin, mga kapatid, kung paano niya niloloko yung mga nanonood sa pala kanya. Nila. Sila daw ang tinatag ni Kristo. Ah, kung hindi kami tinatag ni Kristo, sino nagtatag sa amin? Sige nga. According sa kanilang claim. Ayan, napakaganda ng kanyang expression, no? Kapag sinearch po natin ang salitang
Roman Catholic Church was founded. Ito, ito. Pansinin niyo mabuti mga kapatid. Ha? Roman Catholic Church was founded by Constantine. Was founded. Ha? Yan yung search. Pero hindi yan yung lalabas. Okay, continue natin mga kapatid. By Constantine. Ganito po ang lalabas kung sino po ang nag-establish. Emperor Constantine established the rites of the Catholic Church. Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Eh. Tatanong tayo sa kanya. Sino yung nag-found? No? Yung nagtatag, founder ng Catholic Church. Yung na-search niya is Roman Catholic Church was founded by Constantine. Natural, lalabas dyan yung pangalan na Emperor Constantine. Kasi nilagyan mo ng Constantine sa bandang huli. That is how the search engine works. Yan, wag mo pong gawing bobo o hindi kaya naman illiterate yung mga nanonood. Dahil lamang sa na-search mo na Roman Catholic Church was founded by Constantine. Nilagyan mo kasi ng Constantine sa pinakadulo. Therefore, lalabas talaga. Dahil nandoon sa history na yan. Sa Wikipedia, nagagamitin mo. Yan, no? Naka-highlight yan. No? Wikipedia yan. Yan. Naka-Wikipedia yan. Yung kanyang reference. History of the Catholic Church. Wikipedia. Yan. So, history of the Catholic Church. If you click that history of the Catholic Church, para mas madali po mga kapatid at para hindi po tayo mauto nitong ating kapatid na to, no? Kung para mas makita natin ng malinaw, yan. Mas maganda i-search natin yung mismong reference na ginagamit niya. Okay. Ano kaya yung sinasabi niya? Okay, gamitin natin yung kanya mismong way kung paano siya nag-re-research. Okay. So ilalagay natin dito kaya maglalagay ako dito ng isa pang yan, Windows. Pakita ko sa inyo mga kapatid kung paano kayo niluloko ng taong to. Yan, eto. Papakita ko sa inyo yung buong-buo talaga, no? Buong-buo. Walang labis, walang kulang. Pero sa kanya, puro labis at puro kulang. Yan, eto. Ipapakita natin ngayon yung katotohanan sa likod ng kanyang kasinungalingan. Eto mga kapatid. Eto kasi, no? Yung na-research niya kanina, sabi niya, i-search daw yung Roman Catholic Church. Okay. Roman Catholic Church was founded by, well, may by pa siya eh, Constantine. Tingnan natin ano yung lalabas. Yan, okay. Eto, i-click natin ito para mas maigi, makita natin ng tama. Eto mga kapatid, eto yung pinaka gusto yung makita. Emperor Constantine established the rites of the church in the year 315. Pag sinabi po natin establish the right, wala pong contradiction yon. Totoo naman talaga. Siya kasi yung nagpa-legalize ng Katolisismo during his time. Kasi maraming emperor na ang dumaan before Constantine. Ang Katoliko po during that time, the early Christians, the Catholic, ay nagtatago pa po niyan. No? Hindi pa po legalize yan. That's why itong si yung ina ni Constantine ay unang naging Katoliko kaysa sa kanya at nang na-convince ito ni Reyna Elena ay nako talagang Emperor Constantine established the right. He is the one legalized, no, ng simbahang Katolisismo o ng Katolisismo mismo doon sa kanilang lugar ay yung Katolisismo mismo. Ito, basahin natin sa bandang itaas lang mga kapatid. Ito po, sabi po dito, the history of the Catholic Church is the formation, events, historical development of the Catholic Church through time. Yan, through time. Ito, the tradition of the Church, the Catholic Church claims the Catholic Church began with Jesus Christ. Yan. Wala kasi silang tradisyon eh, no? Sa atin kasi meron tayong tradisyon. Sana magkaroon din tayo ng book, librong ganito para magamit din natin, no, sa atin pong pagpapatuloy na pagpapalago ng ating pananampalataya. Maganda pala, marami pala itong volume, itong librong ito na Tradition of the Catholic Church. Apostolic Tradition, I mean. Holy Tradition or Apostolic Tradition books, yan.
of the Catholic Church claims that Catholic Church began with Jesus Christ and his teachings. The Catholic tradition considers that the Catholic Church is the continuation. Yan. The Catholic tradition considers that Catholic Church is the continuation of the early Christian community. After the First Council of the Nicene in 325 spread from the Levant across the Roman Empire and beyond, originally this progression was closely connected to already established Jewish centered in the land, in the Holy Land, and the Jewish diaspora, the first followers of the Christian. Yan. Ito, basahin natin ng yung karugtong niya. Okay? Is continued Christian community established by disciples of Jesus. The church considers its bishops to be the successor of Jesus, apostles, and the church leader, Bishop of Rome. Yan. Yung church leader, considered yan, the Bishop of Rome is known as the Pope to be the sole successor of Saint Peter, who ministered in Rome in the first century AD after his appointment by Jesus as head of the church. By the end of the second century, bishops began congregating and regional synods to resolve the doctrinal policy issues. Historian Eamon Duffy claims that the third century, the Church of Rome might even function as a court of appeal on doctrine issues. Yan pala mga kapatid, no? Ito pala talaga, si Jesus Christ talaga yung nagtatag. But kung titingnan natin, hahanapin natin si Constantine dito. Pero ito, bago natin hanapin si Constantine na sinasabi niya, na pinakita ko na kanina nasa bandang ilalim siya, ano muna yung origin nito? According to Catholic tradition, Catholic Church was founded by Jesus Christ. The New Testament records Jesus' activities in teaching his appointment of the 12 apostles and his instruction to them to continue his work. The Catholic Church teaches that the coming of the Holy Spirit upon the apostles in an event known as Pentecost. Ito yung mga event na hindi talaga makakalimutan ng mga Katoliko. Pentecost. Ibig sabihin yan, nagsiselebrate tayo dyan ng birth of our church. Yan. Yan yung history po ng Catholicism mismo. No? Yung early organization naman ito, facilitated and spread of news and ideas, the empire's well-defined network of roads and waterways. Yan. Ito na itong sa organization. Ito, persecutions naman. Unlike most religions in the Roman Empire, Christianity required its adherents. Ito, hindi naman nakikita natin na merong ibang nagtatag. Yan yung reference kasi ni James Orinsiada. Ito si Constantine. When Constantine became emperor of the Western Roman Empire in year 312 AD, he attributed his victory to the Christian God. Before yan, okay? Many soldiers in his army were Christians. So, karamihan sa kanyang mga sundalo talaga ay mga Kristiyano na. And his army was his base of power. With Licinius, yan, Eastern Roman Emperor, he issued the Edict of Milan, which mandated toleration of all religions in the empire. The edict had little effect on the attitudes of the people. New laws were crafted to codify some Christians' beliefs and practices. Constantine's biggest effect on Christianity was his patronage. He gave large gifts of land and money to the church and offered tax exemptions and other special legal status in ecclesiastical property. Ito pala yung pinopoint pala na siya yung nag-establish ng rights kasi siya naman talaga bilang emperor yung nagpa-legalize ng Katolisismo, no? Ng Kristyanismo. Etong si Emperor Constantine. Kaya nga kapag tayo ay naku, maniniwala na lang bigla o basta-basta na lang maniniwala sa haka-haka, ay naku, talagang malalago tayo niyan mga kapatid. Okay, continue natin yung kanyang pinagsasabi dito. In the year 315, which is history of the Catholic Church, sa makatwid, hindi si Kristo nag-establish ng rites ng Roman Catholic Church, kundi si Constantine. Yan, sa makatwid, hindi na si Kristo nag-establish ng rites. Yan, nakasulat nga dyan, no? Hindi naman kasi si Kristo yung nag-legalize, no? Si Constantine po yung nag-legalize. Christ is the founder of the church. Naku naman, Brother James naman talaga. Doon naman sa kanyang ginamit na search patungkol sa Baptist,
Malino naman ang nakalagay ay American Baptists. Yan, ito. Tingnan nyo mga kapatid, pansinin nyo ito ang kanyang palusot dito ha. Kasi si Mr. Curious Catholic, gumamit, nag-research siya at ni-research niya kung sino yung founder ng Baptist at lumabas si Roger Williams. But hindi ito tinatanggap ni James. Bakit kaya? Hindi Jewish Baptist. Yan, dahil daw hindi Jewish Baptist. So ano ba yung claim mo, Brother James? Kayo ba ay Jewish Baptist? Kaya nagkakamali siya. Nagkakamali? Bakit? Dahil ang mga American Baptist ay galing lang sa Jewish Baptist. Ah, okay. Dahil daw ang mga American Baptist ay galing sa Jewish Baptist. Ganun pala yun. So ibig sabihin na po, ako, lagot itong mga, marami pa naman tayong mga kilalang Baptist that they are connected to American Baptist, no? Kay Robert Williams. Ako talaga. Kung saan si Kristo mismo ang nagtatag. Okay. Yung Jewish Baptist daw, si Kristo mismo ang nagtatag. And mind this, my dear brothers and sisters, mamaya, magpapakita siya na ng kanyang pinutol na video na merong CFD na nagsabi na hindi mababasa yung word for word sa Biblia mismo ang Catholic Church. Tingnan natin. Ibalik kaya natin sa kanya yung tanong. Okay. Hindi kaya mga kapatid, mas maganda siguro ipakita natin kung paano mapapatunayan kung meron nga ba. Yan. Search natin, no? Jewish Baptist founder. Yan. Okay. Ito yung kanyang claim. Jewish founder. Walang Jewish Baptist, oh, mga kapatid, oh. Tingnan nyo. John the Baptist. John the Baptist is not the same of Jewish Baptist. Kasi yung John ay pangalan yan. Yung Jewish ay lahi po yan ng mga tao. Hudyo. Hudyong Baptist. Ngayon, kapag nakiklaim pa ito, ang kapatid natin na sinasabi niya na they are the Jewish Baptist, naku, wala palang Jewish Baptist, oh. No? At hindi pala, idugtong kaya natin, Jewish Baptist founded, gawin natin founded by Jesus, kung meron nga ba. Mm-hmm. Wala. Baptism, meron. John the Baptist, meron. Pero yung Baptist or Jewish Baptist na itinatag mismo ni Jesus, ng Panginoong Jesus, wala rin. Nako, i-search kayo natin in the Bible. In the Bible. Meron kayo mababasa niyan? Ay, wala pa rin. Paano ba yan, Brother James? Wala pa rin nabasa. Claim ka kasi ng claim. Sige nga, pakinggan ka namin. Kapag sinerch natin ang mga katagang, who is the first Baptist in the Bible? Interestingly, it... Baptist in the Bible, okay. Who is the first Baptist in the Bible? Sige, sakyan natin yung argumento mo. Who is the first Baptist in the Bible? Pakita natin. Ito ha. Ito mga kapatid, yung kanyang claim. At ito naman mga kapatid, yung patunay sa kanyang claim. As same as of what I have searched. Yan. Who is the first Baptist in the Bible? John the Baptist. Hindi naman yan. Hindi naman sinasabi niya na Jewish Baptist. Hindi yung nga si John the Baptist. Pero iba naman kasi yung John the Baptist sa Jewish Baptist. Nako, 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 nako. Po ang result mula sa Britannica. Ang sabi ay ganito. Okay. Maganda siguro na mula sa Britannica. Who is the first Baptist? Ayan. Ito mga kapatid, dito natin siya binuking nung nakaraan, no? Who is the first Baptist in the Bible? Ayan. In Britannica. 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 Mm-hmm.
Eto, Encyclopedia Britannica Baptist History. Ito maganda, maganda talagang pag-usapan ito, mga kapatid. Pakinggan natin siya. Unbroken succession of Baptist churches from the days of John the Baptist and the apostles of Jesus Christ. Galing, no? Sabi niya, blur kasi yan eh. Sabi niya, unbroken succession of the Baptist churches. Bang, galing ah. Sila daw yung unbroken succession. Pero wala silang pope. Yan. Baptist from the days of John the Baptist. From the days of John the Baptist and the apostle of Jesus Christ. Hindi naman pala of the Christian. Take note, my dear brothers and sisters, some of the disciples and even apostle of our Lord Jesus Christ first become the disciple of John the Baptist. Baka hindi niyan alam. O baka alam niya, pero nagmamaang-maangan lang. Dalawang bagay lang. Baka hindi niya alam, o alam niya, nagmamaang-maangan lang siya. Sabi niya, para ma-link na sila talaga ay may link sila kay Jesus Christ, eto, unbroken succession of Baptist churches from the days of John the Baptist. From the days of John the Baptist. Think of it, 6 months old, mas matanda si John the Baptist kaysa sa kay Jesus Christ. How come? Na i-connect niya ito kay Jesus Christ? Dahil sa, and the apostles of Jesus Christ, apostles niya po, apostoles niya po, not directly contact or connected to Jesus Christ himself. As what we have in our church, that Jesus Christ founded the Catholic Church, first through Saint Peter, and now, we have successor of Saint Peter, Pope Francis. Napakaklaro po ng sinasabi. Kaya huwag basta-bastang maniniwala sa sabi-sabi. Ito sabi niya kasi, no? Tingnan natin kung ika-clarify ba niya yung hindi klarong referensya niya. Ito yung sinasabi nating mga Jewish na mga Baptist. Ito pala yung mga Jewish na mga Baptist na po. Hindi mo agad sinabi. Saan dyan? Saan yung sinabi na yan yung mga Jewish na Baptist? Unbroken succession of Baptist churches from the days of John the Baptist. Okay. Ngayon pala, pag sinabi mong unbroken succession, ibig sabihin pala niyan Jewish na yan. Kasi Jewish Baptist eh. Saan dyan yung Jewish? Ikaw ba talaga? Gumagawa ka talaga ng kwento pero hindi pa buo. Umahod yung Baptist na si Kristo ang nagtatag. Saan dyan tinatag ni Kristo? Pakita mo, James. Ayon sa Britannica. Ayon sa Britannica? Saan dyan? Okay, pakita ko kaya sa mga kapatid para hindi sila mautomo. Yan, eto. Yung sinasabi niya po, mga kapatid. Atin pong isa-isahin, atin pong himay-himayin, at atin pong tingnan. Ang sinasabi niya, eto po ang kanyang keynote. Yan, keynote niya po yan. Kinote po niya yan. Sabi niya, klaro po yung reference natin dyan. Unbroken succession of Baptist churches from the days of John the Baptist and the apostles of Jesus Christ. Oh, ang galing. Parang totoo. Mind this, my dear sisters and brothers in Christ. Some Baptists believe that there has been an unbroken. Some Baptists believe. Yung iba pala, yung ibang mga Baptist ay naniwala na sila daw ay an unbroken succession of Baptist churches from the days of John the Baptist. So, ibig sabihin, bago pa pala ipinanganak si Jesus Christ, kasi from the days of John the Baptist, bago pa pala ipinanganak si Jesus Christ, meron na palang itinatag ng mga Baptist churches. Ang tanong, saan yan sa Bible? Saan mo mabasa sa Bible na merong mga Baptist na itinatag na during the time, no? Ng mga early Christian during the time of the apostles. Ito yung hindi niya kasi tinapos. Others trace their origin to the Anabaptists. Ano yung Anabaptists nito? Tingnan natin. Anabaptists, ito, from the Greek Ana, ibig sabihin, again, member of the fringe or radical movement of the Protestant Reformation. Ba, mga Protestante pala ito. And spiritual ancestor of modern Baptists. Mennonites, Quakers, the movement's most distinctive tenet was adult Baptist. Yan. Ito pala yung mga Anabaptist. Okay. So, balikan natin, mga kapatid, itong kanyang reference na ginagamit. Kasi, sabi niya kasi, Jewish Baptist daw this sila. As he claimed, as he used this Britannica as his source, no?
sa pagpapatunay. Taas-taas ang kaya natin ng konti yung pagbabasa. Baptist, member of the group of Protestant Christians, who, isa-isay natin, no? Ano itong Protestant Christian? Okay, so ano yung Protestant Christian? Ito, Protestant. Ito, Protestantism, Christian religious movement that began in the Northern Europe in the early 16th century. 1600 lang pala ito nag-umpisa, no? Yung Protestantism na ito. As a reaction to the medieval Roman Catholic doctrines, eh, ito pala yung nagpo-protesta sa Katoliko and practices along with the Roman Catholicism and Eastern Orthodoxy. Protestantism became one of three major forces in Christianity after a series of European religions was in the 16th and 17th century, and especially in the 19th century, it spread throughout the world. Yan. Wherever Protestantism gained a foothold, it influenced social, economic, political, and cultural life of the area. Yung original Protestantism, the name Protestant first appeared at the Diet of Speyer in 1529, when the Roman Catholic Emperor of Germany, Charles, rescinded the provision of the Diet of Speyer in 1526 that had allowed its ruler to choose whether to administer the Edict of Worms, which banned Martin Luther's. Yan, mga Lutheran pala ito, no? Nag-umpisa, no? Talagang father of Protestantism ito si Martin Luther, na hindi po matanggap-tanggap ng mga kapatid natin. Yung sinasabi po dito, no, na sabi niya kasi, dito siya nag-cite lang sa ano eh, sa pinutol niya, na unbroken succession. Yan. Sabi kasi dito mga kapatid, a member of a group of Protestant Christians who share the basic beliefs of most Protestants but who insist that only believers should be baptized and that it should be done by immersion. Yun yung nag-iinsist sila. Rather than by sprinkle or pouring of water. This view, however, is shared by others who are not Baptist. Although Baptists do not constitute a single church or denominational structure, most adhere to a congregational form of the church government. Some Baptists lay stress upon having a human founder, no human authority, and no human creed. Titingnan natin yung kanila palang simbahan ay hindi natin makikita kasi Baptist o Protestantism. Hindi po natin makikita mga kapatid na yung simbahan nila ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo, no? Brother James, maniwala ka man at sa hindi, Brother James, yan kasi yung totoo. Na yung religion nyo ay hindi talaga tatag ng Panginoong Jesucristo. Kahit ano man yung gawin mo, kahit ano man yung pagbabaliktad-baliktad mo, nako, hindi mo pa rin mababaliktad yung katotohanan. At abangan nyo po mga kapatid, yung magiging karugtong po natin sa kanya pong pagbibigay ng kanyang opinion o pag yung pagsasagot niya po o pag-iiba niya po ng konsepto ng sinabi ni Mr. Curious Catholic, yung pagpapatibay ng ating pananampalataya, ginigibaan niya. In which yung kanyang pagigiba ay bumabalik sa kanya. It's like a boomerang. Bumabalik sa kanya. Bumabato siya at kapag nabato niya na, ay bumabalik sa kanya. Yun yung pinakamasakit na katotohanan. Boomerang. Yun? Sinasabi niya kasi na claim lang daw ang Katolisismo. Pero ito naman, gumagamit ng reference, biniblur pa. Ang maganda lang sa kanya ay ibinibigay niya yung kanyang reference saan niya ito kinuha. Kaya mas madali nating makikita kung siya ba ay nagsisinungaling o siya ba ay nagsasabi ng katotohanan. No? Nung binasa niya yung katid niya, yung kinat niya na text, tama yung text. Mali lang yung pagka-deliver kasi katid na. Meron ng kulang. No? Kaya yung mahirap yan yung dagdag bawas. O dinadagdagan, binabawasan. No? Kasi tatlo lang yung explanation ni Brother Dance. Sabi niya meron pang isa daw, may pang apat pa, no, may pang apat pa. Sino nagsabi? Kaya ngayon, pinabalik ko sa iyo. Sino nagsabi? Tama ka. Yan. Kaya nga, huwag kang basta-basta magbibintang. Huwag kang basta-basta na nababanat na mabanat na hindi mo naman pala alam. Yan. Okay. Lahat po ng papuri, lahat po ng pagpapasalamat
ay binibigay po natin sa Diyos na dakila po sa lahat.